Hi there guys! Good morning! Welcome back to my channel and this is your teacher, Teacher Daryl Del Mundo. Do not forget to like, share, and subscribe at para may matutunan pa kayo at mas marami pa kayong malaman. Subscribe na kayo at i-share nyo na to. So, bago ang lahat, kagigising ko lang kasi actually nakabarod na ako ng ilang Netflix series. But today, I will do and I will challenge myself. Kasi gagawin ko ulit yung liquid fasting. So, 24 hours, hindi ako kakain ng solid foods. Pero pag sinabi nating liquid fasting is that ang gagawin mo lang ay mag-i-intake ka ng mga liquids but without sugar. Okay, so mga intake ko lang for 24 hours ay sabihin na natin na black coffee without creamer, without sugar. So, black coffee, then pwede rin yung green tea. So, meron akong green tea dito sa kwarto. Yun din yung intake ko mamaya. And, syempre, water. Lots of water, lots of water, lots of water. Kasi, ngayon naka-quarantine ka, ang dami-dami mong idle moments. So, yun sa idle moments mo na yun, guys. Grabe. Ang hirap-hirap kumilos. Kasi, like, ang nakahiga, kahain, tulog, noon. Tapos, ito ulit yung gagawin mo. Repeat. Repeat and repeat and repeat. So, medyo nagiging idle ka. So, yung mga pads mo, masyadong ano, naiipon yung mga pads mo. Although, gumagawa ka naman, pero mas mabuti na yung dinidisiplina natin yung sarili natin. So, everyday ako naka-intermittent fasting. Ang intermittent fasting ko ay 16-8. So, 16 hours akong walang kain. 8 hours yung eating time ko. So, nag-start ako palagi ng 8 p.m. ng gabi. Kakain ako ng 12:30 kinabukasan or ng 1 p.m. So, ganun yung pagkain ko. Then, ang kinakain ko usually after I break my intermittent fasting is that pwedeng gulay. So, usually kumakain lang ako ng wala rin akong rice. So, hindi rin ako nag-rice for almost 2 months now. And, sometimes veggie salad bibili ako diyan sa labas ng lechugas, yan, carrots, and meron ako ditong century tuna, and gumagawa ako ng homemade dressing. And then ang minsan naman kapag hindi ako makain ng mga veggies ay yung tawag dito, yan, it's either tuna or corned beef or eggs, yan. So yun yung mga usual kong intake. Ayoko magpasyadong palaki ng katawan. Gusto ko lang matrim down yung katawan ko kasi before, I weighed like 74 to 75 kilograms. Sobrang taba ako. Tingnan nyo to. Diba? Ang taba. So, ang bigat ng katawan ko at napaka-bilis kong hingalin. Ang bilis ko ding mapagod. Siyempre, pabusin na rin ako that time. Pero, yung alam niyo yung bigat ng katawan nandun. And then ngayon, nag-away na lang ako ng more or less siguro, naglalaro sa 55 yan. 55, 56 kilograms, 57. Pag sobrang busog na, yun yung gusto kong i-maintain. Kaya ngayon, kesa mag-gain tayo na mag-gain ng weight during the quarantine. Kasi pang ilang, ano na ngayon eh, pang almost second month, magsa-second month na ng quarantine ngayon eh. So, challenge ko ang sarili ko ngayon ng liquid fasting. Okay? Stay tuned, guys! So, guys, yan. Welcome back. So, ngayon, early in the morning. So, kagabi nag-start na ako. 8 p.m. hindi na ako kumakain yan. 8 p.m. hindi na ako kumakain. Usually, minsan nga 7 p.m. hindi na talaga ako kumakain. Wala na solid food. Puro water na lang ako. And, nag-take din ako ng apple cider once in the morning at 1 bago rin ako matulog. So, ngayon, early in the morning, magba-black coffee tayo. Ayan. See, guys. Black coffee. Black coffee lang, walang creamer, walang sugar, nasanay na ako ng ganito. Ano lang din, minsan na the bitter, the better. The bitter, the better. The bitter, the better. What? The bitter, the better. So, sanayin mo rin minsan yung sarili mo maging mapait, ha? Hindi mapait ang buhay, ha? Mapait yung panlasa. Kasi sometimes, hindi mapapait sila yung mas healthy. Okay? Ay, syempre, samahan nyo rin ng workout sa bahay. Kung hindi kayo nakakapag-gym, hindi kayo nakakapag-exercise o whatsoever dahil nga naka-quarantine tayo sa bahay, may magagawa kayong mga home workout. Yung routine ko susunod, papakita ko sa inyo.
kung anong ginagawa ko lang sa bahay. At yun lang, pwedeng-pwede na for maintenance of your body. See ya guys, ha? Okay, yan guys. So, tapos na tayo magkape mamaya para hindi ka naman din maging idol sa mga panahon na to. Mamaya pupunta ako sa kabilang bahay sa bahay ng tita ko. Bakit kulit lang tayo doon para hindi natin mapansin yung gutom doon. And minsan kasi doon maraming pagkain, pero ngayon, talagang pipigilan ko yung sarili ko. Idisiplina natin yung sarili natin for the liquid fasting. So stay tuned kayo guys kung kakayanin ko hanggang alas 8 ng gabi. Sabihin ko sa inyo kung nagtanong kayo. See ya guys! Bye-bye! Hey there guys! Welcome back sa next part ng aking liquid fasting. Ngayon ay 12 past na. So mga nasa 12. Ayun na, magka 12:30 na. So ngayon magkakaroon ko ng konting workout. Home workout lang siya. Usually ginagawa ko lang planking and 5 minutes. Then may konting side workout, something like that. And some push-ups o para rin ma-maintain yung katawan natin kahit hindi tayo nag-gym. So that's very important. Walang excuses guys. See ya. Hey there guys. Yan, katatapos lang ng morning home workout ko. Actually, hindi na morning, eh, afternoon na. Pero grabe ba yung intensity kapag nagpa-planking ka and meron kang sariling routine ng workout mo. So talagang yung mga ginagawa guys, tingnan nyo lang. See, abangan yung mga question and answer ko mamaya sa mga tanong nyo. Maraming salamat guys, don't forget to like, share, and subscribe. Okay guys, welcome back. Time check, nasa labas tayo ngayon sa may Bloom and Treat Market. Ayan, tayo wala man ang tao. So on the way pa rin yung liquid fasting natin. At alas 3 na, 5 oras talaga guys. Pumunta ko ngayon sa kabilang bahay para sumagot ng konting katanungan. Pero syempre, para din mag-enjoy na rin kasi dito sa kabilang bahay may wifi. And, so ngayon, so far okay pa naman kasi nabubusog ako ng tubig. Kanina nag-green tea na ako. Tapos ngayon, kainin ko lang ng malamig na tubig. Pwede kayong uminom ng malamig na tubig kasi kapag yung malamig yung tubig nyo, ang nangyayari doon, mas mabilis kayong mabusog. Parang ganun. And guys, see you later. Mass testing lang po. Pati ibili ko, girl. Yan, tingnan mo, di ba? Pag umasok dito, may sprayer pa talaga. So ayan, ngayon guys, nandito na ako sa kabilang bahay. Dala-dala ko yung tilapia, ni Kakamlita. Kakamlita, tilapia mo! Tulog-tulog ka lang? Saan? Walang bangus daw eh, tilapia lang daw. So ngayon, dito ako sasagot ng mga katanungan tinanong niyo sa akin. So ngayon, see ya guys, 5 oras na lang, tapos na ang liquid fasting ko. 6.5 hours later. Hi there guys! Welcome back to my channel. And ito na. Grabe, isang oras na lang matatapos na yung 24 hours liquid fasting ko. So, ito ay wala talaga akong solid foods as in water lang, tea, and black coffee. Yun na yung intake ko kanina. So, ngayon, sasagutin ko yung mga actually hindi lang to 5 to 10 sensible questions yung sinabi ko eh. Kasi nag-post ako sa Facebook, I will answer those 5 to 10 sensible questions at sasama ko sa vlog na to during my liquid fasting. So mamayang alas 8, ibe-break ko na yung fast ko. Bawal din ako kumain kagad ng mabibigat. So most likely, lighter foods lang pwede. Okay? So number 1, galing kay Sebedi. Seb, basta, how to be you po? Use it. Simple lang naman, kapag pinanganak ka sa Del Mundo, makakabilang ka na maging katulad mo na ako. Kasi mga lahi ng Del Mundo, grabe, it runs in our blood. Okay? Kaya kung gusto mo, sumama ka lang dito sa amin. Invited. Then, isa pa, meron pa siyang tanong na isa eh. Follow up po, how to be yours naman. How to be yours? Bawal eh, pero feeling ko taken ka na eh. So hindi na pwede, Sam. Asensya. Then, ano pong song sa tingin nyo? Ano ba? Galing kay Jennifer Lopez Labutong. Hi, Jennifer. Ano pong song ang sa tingin ninyong ipapatugtog nyo kapag kinasal ka po? Maraming song. Pero yung isang pinaka-visit talaga si Junjun eh. Kahit kailan ka eh.
few inches later. Ayan na, guys. Balik tayo kay Jennifer Lopez Labutong. Ano pong song ang sa tingin ninyong ipapatugtog ninyo kapag ginasal ka po? Madami. Pwede yung happy birthday. Ito yung happy birthday. Ito yung happy birthday. Hindi ah. Siyempre, pwede yung pinaka, isa sa pinaka gusto ko yung pangarap ko ang ibigin ka. Ayan. Sa song na favorite ko yan. So kapag darating yung araw na yon, isa yon sa mga song na sa mga songs na papatugtog ko. Then how to be a responsible galing kay Georgie De La Zerna Tagle. How to be a responsible teacher po. Mahirap maging responsable yung teacher, lalong-lalo na kung wala kang disiplina. Kasi isa sa pinaka naging mantra ko bilang isang teacher, to teach is to touch lives forever. So isa yung kasi hindi lang ako iniwala na kailangan magturo ka lang through academics. Importante yung ugali. Kung wala yung values ng bata, wala siyang disiplina at mahirap matuto ang bata, lalo na pag ganun. So might as well, mas unahin natin na turuan na magandang pag-uugali, values, education yung mga bata. Ang science, secondary na lang yan. Ang mathematics, secondary na lang yan. Pero once na kapag ang bata may values, mas madali yung matuto, sinasabi ko sa'yo. Then, ito naman, kay Ma'am Charlene Mangaldan. Hi, Frenny. Yan, friend namin to sa librarian. How does this liquid fasting work? Actually, napanood ko lang to. Maraming mga YouTube channel na pwede mong gayahin about this liquid fasting. Isa sa mga pinanood ko yung kila Erwan tsaka Sulan Yusuf. 7 days sila nag-liquid fasting. Actually, sa kanila, water fasting lang. Kasi ang water fasting is water lang yung i-intake mo. Pero pag liquid fasting, pwede ka mag-intake ng black coffee, pwede ka mag-intake ng tea, green tea man yan, kung anong klaseng siya meron ka, syempre water. So yun yung mga yun na pwede mong intake. Pero kapag may sugar, may creamer, or anything na may sago man yan, o yan man ay milk tea, hindi pwede. Okay? As much as possible yun lang. Black coffee, tea, green tea, kung meron ka man, black tea, kung anong klaseng meron tea kami, then yung tubig. Yun ang pwede mong intake during your liquid fasting. So, ako, ginagawa ko lang siya minsan 24 hours yan, one day. And yung iba naman, ginagawa nila for 3 days, 7 days. Grabe na yun, hindi ko na kaya yun. Siguro lang tanggulay na ako nun. Then, ito naman, kay Janice Lee. Si Janice is one of my students way back 3 years ago, 4 years ago. Sir, kailan po balak mag-asawa? Diba, mas excited pa kayo sa akin? Darating din tayo sa punto na yan. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is time for everything. So may oras tayo na darating sa mga bagay na ganyan, kaya kayo, bata kayo, mag-aral muna kayo, ha? Sa akin, able na ako, pero darating tayo sa punto na mararamdaman natin yun na ito na yung time. Okay? Kayo hindi pa, mag-aral muna kayo. Kay Larry, galing kay Larry Peramon, ito naman ay somewhat like 2 years, 3 years ago ko naging estudyante. Yan. Sir, paano po maging mabuting tao? Mahirap maging mabuting tao. Lalong-lalo na kung absent ang Diyos sa puso mo. Diba? Kasi ang tao talagang likas na masama ang ugali. Tatandaan mo yan. Likas na masama ang ugali. Wala ka pang ang ginagawa dyan. Nag-iisip na sa'yo ng masama yan. Diba? Gumawa ka ng mabuti. Masama pa rin ang tingin sa'yo. Gumawa ka ng masama, masama pa rin ang tingin sa'yo. Wala kang gawin, masama ka pa rin. Di ba? Isipin mo yon. Still, we are human being. Pag naming human being, nagpapakatao pa rin tayo. Parang sa tulad sa asignatura natin, di ba? Dati, values education. Nagkaroon tayo ng edukasyon sa pagpapahalaga. Ngayon, edukasyon sa pagpapakatao. Kasi nga, minsan hindi tayo nag-aasal tao, nag-aasal hayop tayo. Di ba? So, mahirap maging mabuting tao, pero pag nagkaroon tayo ng direksyon, lalong-lalo na pag nagkaroon tayo ng Diyos na ma-distrate yung values natin, that is when the time na pwede ka maging mabuting tao. Okay? Then, eto, si Mads. Sabi ko na rin, Mads Magdael. Gusto ko sana magtanong eh, pero wag na lang. Pero parang alam ko na yung tatanong mo eh. Alam mo na rin yun kung ano yung sasagot ko. Ha? Ito naman kay Miss Sherin Valdez. Pinatanong lang sa akin po, tayo ilang taong ka na po? Naging estudyante ko to last school year. Ilang taon na ako? Siguro 20 plus.
joke. I'm 30 years old now. 30 na tayo, tatlong dekada na tayo nabubuhay sa mundo, and turning 31 sa July. Yan. And kay Timoteus John Navarro, tayo may balak ka po bang maging pastor? Mahirap maging pastor kasi ang calling ng pagiging pastor, kailangan you are in a church. So ang hirap mag-handle ng napakadaming tupa. Kaya pag nakikita mo na napakadami mong hinahandle, lahat ng problema niyan pasan-pasan mo. Lahat ng mga nangyayari diyan pasan-pasan mo. Pero it is one of the highest calling na makikita ko na hindi ito yung calling ko. Ang calling ko as a teacher. Yan yung nakikita ko sa Five Poles of Ministry, teacher. I do not know why, pero ito yung ni-implicate ng Lord sa puso ko maging isang guro. Then, kay Sophia. Yan, kay Sophia Gamboa. Sir, self-enrollment po ba yung mangyayari sa Arellano pag nag-grade 8 na po kami? Most likely, lalo na ngayon sa panahon natin na medyo mahirap pa yung iniiwasan natin yung close contact. Siyempre, may mga social distancing pa tayo. So, malamang sa malamang yan, magkakaroon tayo ng online enrollment. Yan. Kay Angel Iya Barameda. Nagtanong si Iya. Tanong si Iya. Tito Da, love ko, school ko, pero curious lang, haha. Sa tingin mo po ba, ano po yung maipagmamalaki ng Arellano na wala ang ibang high school? Wow, ang lalim na ito. Arellano High School is one of the biggest schools in Manila, especially in District 3 Manila. Isa sa mga mapagmamalaki ko dito is yung, syempre, facilities and yung quality of education. Lalong-lalo na yung mga guro because all the teachers there are very competitive. Nakita ko sila kung paano sila mag-soar high. Nakita ko kung paano maging dedicated yung mga teachers, kung gano'ng ka-passionate sila when it comes sa pagtuturo. Yes, hindi natin masasabi na lahat ng teacher ay ganun. Pero may mga teacher pa rin na dedicated sila when it comes to teaching. Alam mo na kung sino. Joke lang. Pero syempre, lahat naman may mga magagandang traits na makikita natin sa isang guro, meron din na hindi maganda. Pero might as well, lagi kong nasa isip yan, wala sa eskwelahan yan, wala sa teacher yan, nasa estudyante yan kung paano ka matututo. Okay? Then, eto, sure, hindi ko alam kung anong pangalan, pero si Ryan to. Ryan, sir, kailan po reunion? Sir, paano po maging pogi? Sir, is it important to fail or not? Ang daming tanong, Ryan, kahit kailan, ang daming tanong. Sir, what is more important, the looks or the attitude? Sir, but yung boat nalutang, tas yung piso o needle hindi? Sir, bakit bilog ang earth? Sir, paano po mogi? Sir, how to be isa-isang tanong lang, hindi ko sinabing sunod-sunod rin yung tanong. Diba? Reunion nyo, hindi sa akin nakadepende yan. Nasa sa inyo yan. Kung may bala kayo, mag-reunion kayo. Okay? Sa mga classmates mo yan. Gusto nyo ko isama, invite, why not? Then, sir, paano maging pogi? Importante. Pogi means presence of God inside. Yan ang tunay na pogi. Then, sir, is it important to fail or not? Yes, it is important, very important to fail. Because you will not know the happiness of success if you did not fail. If you do not fail. Kasi kung hindi ka nadapa, hindi ka matututo. Kung hindi ka bumagsak, hindi mo malalaman kung paano itama yung mga pagkakamali mo. What is more important, the looks or the attitudes? Siyempre, the attitudes. Ang looks, secondary lang yan eh. Kung anong attitude ka na meron, yan yung nag-reflect not just inside but also outside. Then, sir, but yung boat na lutang tas yung piso o needle, hindi. Syempre sa physics, may tinatawag tayong buoyancy, di ba? Yung buoyancy, the upward force sa tubig. So, isa yon sa nagtutulak pataas sa boat and at the same time yung surface tension. Masyado kasing malawak yung surface ng barko o ng bangka kaysa dun sa piso. Di ba? Parang crumpled paper. Kapag yung paper naka-open o hindi yan naka-crumpled, parang gaganon-ganon lang yan sa ere. So, malawak yung surface tension niya. So, ganun yun. Kaya siya nakalutang sa ibabaw ng tubig tulad ng barko o ng bangka. Pero kapag yan, nilukot mo, kin-crumpled mo, ang bilis niyan babagsak, di ba? Kasi yung piso o yung needle, maliit lang yung surface tension. Yun. Okay? Then, bakit bilog ang earth? Basically, bilog ang earth because
nagkaroon ng compaction, nagkaroon ng may mga external forces outside the Earth, sa universe natin na nag-cause na almost lahat ng planet talaga, that perfect circle, but lahat sila bilog because of that external forces. And how to be you po, mag-teacher ka din, lalo na mag-science ka din. Pag naging science teacher ka, malalaman mo kung paano maging isang guro ng agham. Yan. Praise. Galing kay Praise Labasan. Kapatid! Ha! Huh. Naka-move on ka na ba, kuya? Peace, wag po. Peace po, wag mo ako ma-i-block. Don't worry, Praise, hindi kita i-block or whatsoever. Yes, naka-move on na ako. Kasi, yung time na yon talagang medyo mahirap yung pinagdadaanan namin. Kasi kamamatay lang ng tita ko almost like a year ago, tama ba? De? A year ago, so parang... I am not physically okay, I am not emotionally okay, I am not spiritually okay, lahat unstable, lahat. At ang hirap mag-isip ng desisyon, lalong-lalo na mahirap kang makahawa ng spirit. Kasi kung ano yung nararamdaman mo, yun yung maipapasa mo. Diba? Yun yung iniiwasan natin when it comes to relationship. So as much as possible, isipin natin kung ano yung mas nakakabuti. So yun, ang sagot ko ay nakamubuon na. Kasi life goes on. Yun kung ano yung kayang ipakita sa atin ng Lord, dire-diretso lang ang buhay, di ba? Sabi nga ganun, I forget si Einstein ba, life is like riding a bicycle. You must go on. Okay? Ayan, kay Ate Rochelle Barameda. Isa to sa mga pinsan ko na napangarubok. Shout out kay Ate Rochelle! Ate Rochelle! Andyan lang po siya. Yan, sabi niya, how to be you po stronger. Kasi habang nagko-comment siya nito, napakatapang nung abo niya. Siyempre may... So, naghahanap siya ng stronger. Ito yung mahirap sa mga strong na tao eh. Siguro makakonsider natin ang sarili natin, ang sarili ko na strong kasi... alam mo yung kaya mong i-face yung mga problems mo with a smiling face, di ba? Parang mahirap kasing may mga tao na hindi nila nakikitang positive yung isang negative situation. Pero ang pangit din sa pagiging strong ng isang tao is that walang nagtatanong sa'yo kung okay ka. Diba? Pag sinabi, strong yan si ano, strong yan si ganito. Nag-agree si Ate Grace, wala man lang nagtatanong sa'yo. Diba? Wala man lang nagtatap sa'yo na parang, kamusta ka na bro? Kamusta ka na sis? Kamusta ka na ba? Yung mga simpleng ganun lang, pero alam mo na may napagdadaanan yan. Yung pagiging strong mo, minsan yun yung hindi nagiging maganda kasi nagiging barrier mo yan para makita ng tao kung ano yung nararanasan mo. Pero pagiging stronger natin, siguro gawin natin stepping stones yung mga hindi magagandang nangyari sa buhay natin in the past. At gawin natin yung positive vibes na eto na ako ngayon, diba? Dahil sa mga napagdaanan ko noon. So, yun lang, maraming salamat kasi napaka-sensible ng mga questions nyo at sa mga susunod pang mga tanong nyo, ready tayo sagutin yan. Actually, hindi lang to 10 eh. Lampas pa ata ito ng 10. Pero maraming salamat sa cellphone ni Ate Grace. Ate Grace, maraming salamat sa cellphone mo. And yun, ilang minuto na lang na matatapos na yung 24 hours liquid fasting. So, mamaya pag-uwi ko sa bahay, maliligo na ako kasi 24 hours din yung fasting kasi joke. Joke lang. So, yan guys. Do not forget to like, share, and subscribe. This is Teacher Da. Teacher Da. Bye-bye. See you next time. Okay. So, and guys. Pauwi na tayo. Welcome back. Kasi mag-aalas 8 na. So, i-break ko na rin yung fasting ko yan. So, wala nang katao-tao sa Bloomington Market. See? Sana. So, bawal kang kumain ng heavy meal tulad ng sinabi ko kanina. So, mamaya, ang kakainin ko lang is century tuna with salted egg. So, usually, pinagsasama ko yung dalawa na yun. So, try nyo rin. Masarap yun. So, para hindi masyado mabiglaan sa inyo. Kasi 24 hours kang walang solid food. So, pwede na yun. Tuna plus salted egg. Mamaya, guys, mapakita ko sa inyo. See ya. Do not forget to like, share, and subscribe. Hey there guys, welcome back again to my channel. Okay, so yan, tapos na tayo, alas 8 na ng gabi at eto na guys,
yung kakainin ko after I break my 24 hours liquid fasting. Just a salted egg and then this one, century tuna. So, imimix ko lang silang dalawa. Masarap, try nyo. Kung di nyo pa natatry, subukan nyo. Ayan. So, para hindi rin masyadong mabigat sa chan. Yay! Ayan. And, kung pwede rin kayong kumain ng mga vegetables lang, yan, para hindi ganun mabigla yung chan nyo, para hindi sumakit yung chan nyo, kasi biruin mo isang araw ka na walang kinain solid foods, di ba? Tapos bigla kang kakainin nila ko po, magbibigla yung chan nyo, sakasakit yan. So, ako ito yung minakain ko. Ayan. There you go. Alas 8 na eh, then ano na rin eh. Oras na rin para huwag lumabas kasi naka-quarantine na kami. Ah, na totally quarantine. Curfew na pala. So, yun lang guys. Maraming salamat. Next time, gagawin ko naman yung paano yung sa workout tsaka yung sa diet na ginagawa ko minsan. Kasi, nabuhas na lang timbang eh. Diba? So, yun guys. Maraming salamat. This is Teacher Dad, Teacher Darren Del Mundo. Do not forget to like, share, subscribe, and ring the bell, okay? Para updated ka sa mga new vlogs ko. See ya! God bless you!